morning mga kasuke, kailangan na nating mag-ready ng ating paninda. Yan mga kasuke, naka-ready na tayo. Ang oras ay 6:50 ng umaga. Agaan po natin ang lakad kasi sobrang init ng panahon, no? Ayan, no? Kasikat na ng todo ang panahon, kaya kailangan na nating lumarga. Yan. Ay, dinakit! Hindi, huwag mo na. Ayaw! May diferensya yung aking motor. May parang may diferensya kasi eh. Ayun oh. Mapapalit lang ng kadena niyan. Ah, sobrang luwang po. Ano yung kailangang pabawasan? Di, pag nagbabawas ako, namamatay sa gitna yung motor eh. Namamatay sa gitna minsan kapag nagbabawas ako kasi ewan ko ba't gumaganyan. Ano po yan, sobrang luwang nung kadena. Yan. Yan po mga kasuke, ang aking motor may diferensya na naman. Kaya kanina nga ako ay nasa daan eh, bagya-bagya lang ako nagpapa-under para sure na hindi ako madisgrasya. Mamaya pong pag-uwi ko eh, patitingnan ko yan. Kasi baka ako'y madisgrasya sa daan, kawawa naman yung aking mga anak. Langis lang muna po, no? Sana eh maabot yan ang mamayang pauwi ako. Makakauwi ako mga 11 na yan. Hindi ako makakapagtinda. Hindi ko naman po siya kayang lakarin, no? Na may bit-bit akong cooler. Laki-laki pa naman itong cooler ko. Tatry ni tatay
medyo okay na siya. Sige po, sulong nyo konti, tsaka nyo na lang iikot. Tingnan nyo kung gagaralgal pa. Sige tay, sulong mo tay. Para makita nyo kung gagaralgal pa uli. Pa, baka palitin na rin yung clutch. Diba? Si tatay nga, tricycle driver na oh. Nahirapan sa motor ko, ako pa kaya. Oh, namamatay tay na oh. Yan po ang diferensya ng motor ng inyong kasuke. Kaya ako'y nahihirapan kung minsan magpaandar nun. Maglakad dyan sa may likod ng simbahan. No? Dahil sira itong motor ko, hinihintay ko muna po yung magbabatak na ito para maitayuhin ko yung motor ko at lalakad na lang ako. Sige po, lakad muna ako. Lakad muna po ang inyong kasuke. Dito po yan sa may gilid ng simbahan ng Kamba. Lakad lang muna po ako. Hindi ko po talaga inaasahan ang pagkasira ng motor. Oh. Pero kasama po talaga yan. Dahil di naman po talaga tayo driver na maayos, no? Talagang nararanasan ko pong masiraan ng motor. Minsan nga sa highway pa ng Tabuan at Mapalad. Yan. Dalas tayong tumitirik dyan. Lakad lang muna po. Kasama talaga yan sa buhay ko. Kaya ang inyong kasuke ay maglalakad hanggang dulo. Wala pa po, mami. Dito lang ako nag-umpisa kasi nasira yung motor ko dyan sa may harap ng eskwela. Kaya naglakad lang po. Opo, sayang naman po kasi yung oras ko kung mag-aantay ako nung gagawa. Tapos sino gagawa niyan? Tinawagan ko na po yung manugang ko. Nasa bukid po, nagroto ngayon yata. Kaya wala sa bahay kanina. Saan may niwan yung tricycle? Hindi kaya pakigayaan. Diyan lang po sa harap ng... may tindahan diyan sa may harap. Hindi ko inaasahan yung pagkasira. Ay, Diyos ko po. Ang init pa naman nga po. Thank you po. Lakad-lakad muna po tayo hanggang sa makarating tayo dito sa aking mga suke. Lakad na naman po ang inyong kasuke. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Tumatay ka? Nahan si mama? Nahan si... Wala po kaming pera. Wala kayong pera? Oo. Nasan muna si mama? Ano, wala akong pera eh. Sinabi niya ba? Nakita niya ba ako? Hindi. Hindi pala, Yede. Hindi. Talaga, tumatay ka na. Niloloko mo pa ako. Sige. Bye. Nakasupot lang po ang paninda ng inyong kasuke. Dahil hindi ko kayang bitbitin ng aking cooler. Kaya lakad-lakad muna po. Hindi ko alam po nung oras darating yung aking manggagawa. Sabihin mo lang sa may gate na eh. 10. Tapos, yung dagdag kay Ate Lai, 3. Huwag mo siya ng isa dyan. Doon sa 10 ko.
Si apat. Dandag talaga yung santo kong dalawa eh. May plus ako at saka santo. Yung inyo na rin tatali. Bagay mo sa kanya. Kaya sila pa. O, yung sakin sabi mo dun. Tuulong ako nito. Lalakad lang ako hanggang mamaya eh. Sira ang ating motor. Kaya mas nito. Eh, yung pong kadena, napakaluwag daw. Mas maganda pa tayo na may ganyan po sa gusto sa... Nanay naman, parehas pong maganda yan. Yung tindera lang yung lang, hindi maganda. Sa Jonas Tag, tatapay. Nanay, kahit sa Pasko pa, para pagdating ng Pasko, ako'y maraming pera. Ay, yes naman! Katuwa ko niyan, ma'am! O, oh, narinig nyo mga suke, ha? Hanggang 400 lang si ma'am. Tapos, bonus ko yung 100, di ba? Big time ang mga suki ko na yan. Hi, mommy! Good morning! Tina! Uwi na! Ayan po, inuwi niya na yung motor ko. At pinalitan niya ng isa pa. Nangiram kami ng motor para ako'y may magamit. Yan po ang aking kasuke. Kayang-kaya niyang gawa ng paraan ng kanyang ulo. Ayan po. Kakaiba po yan. Siya lang po ang gumagawa niyan dito sa Kamba. Thank you, boss. Paspasa na po ang paglalakad ng inyong kasuke, no? Kasi ang init-init na po. Napaka-init na. Kailangan nating kumaripas sa pagbalik sa motor, no? Dahil mahirap talaga nangihiram ng gamit ng may gamit. Baka mawala yung hinirap ng nating motor ay magbayad pa tayo. Yan po ang ating hiniram na motor. Ito po. Last na lang itong aking garage yun, ano? Uwi na po ako ng bahay. Sobrang init na po. Sobrang init na. Makikita ninyo. Tirik na yung araw. Dahil sa pagkakasira ng aking motor ay talagang tinanghali po talaga ako. Sobrang init na. Sakit sa balat. Yan po at nakauwi na ako ng bahay. Ito po ang mga motor sa bahay. Ito ang nasira ako kanina. Ayun ang aking hiniram. At ayun pa yung isa. Shiko po. Dami-daming motor, lahat naman sira. Gusto kong maamura. Yan, mga kasuke. Kakaibang babae po ang aking kapitbahay. Saka gusto kong makamura, hindi na nag-upa ng magpipintura. Alam mo ba kanina, yung suki ko, kinakalbo niya yung sarili niya, ikaw naman, nagpipintura isa. Iba na po ang panahon ngayon, mas masipag na po ang mga babae sa mga lalaki. Practical na po ngayon, no? Ganyan na po talaga. Sa sobrang kasipagan nating mga babae, kahit ano na lang kaya nating gawin. At eto po, ang isa pang babae. Pinagkapin nyo na ba yung bisita ninyo? Parang hindi pa. Wala daw silang kape. Wala kayong kape? Dahil yung bisita lang ang nagpapakape. Sis, hindi ka ba naiinggit dyan, sis? Hindi pa nga ako marunong magkolorete. Ang ganda, oh. Kumikilap-kilap talaga, oh. Lalo na sa gabi, pagka medyo madilim na. Siya na lang ang makikita mo. Kumikilap-kilap. Kulap pa nga siya sa... Pagka inilibre niya ako, bibili rin ako ng ganyan. Kailan kaya? Ano ka nagre... Ano ako bigyan? Ibo, ay naman. Diyos ko, wala ba kayong sobrang rinolium dyan? Yung tapos akin, wala. Ang kronik, tapos pa ako nilandang talo. Tapos pa yan, sis. Ilang ano yan, sis? 500. Ito lang? Ate, ito ba sa 5 piso? Magkano to? 5.105. Lahat yan? Dati 100 lang yarda. Ilang ay, yarda to? 105. 5 yards yan. Na magkano ka dito? 550. Actually, pati hindi na ako 300 kayo daw na naubos. Yan po, mga kasuki. Ako'y nakapagpahinga na.
Ngayon naman po ay haharapin ko naman ang pagbili ng pyesa ng aking motor. Ang aking pong kinita kanina ay pambibili ko lang ng pyesa ng motor para ako makapagtinda bukas. Ito po ang kailangan palitan. Tsaka ito. 350 po ang halaga niyan. Iniraos ko na makapagtinda ako bukas. Ayan po, pinaayos ko na yung aking motor at nang may magamit po, ako bukas magtitinda ako ng maagan. Konting gastos lang naman po yan. Kasi po, kapag din natin pinaglaanan ng ating ginagamit sa araw-araw, talagang wala po tayong magagamit. Hanggang sa masira na lang lahat ang gamit. Kaya kailangan, basta mayroon pong diferensya ang isang motor, kahit babae po ako, gusto ko ayusin agad yun. Dahil ako rin po ang mahihirapan kapag hindi ko yung pinaayos. Mas lalong lalaki ang gastos at lalong lalala ang sira. Sige po, hanggang dito na lang. Bye-bye!